Hi guys, magandang araw po ulit sa inyo guys. Meron po ako pangalawang tutorial hook yan sa paglanding ng kable, no? Ito. So, bago po ako mag-start guys, kukuha muna ako ng hand gloves, no? Bago magtrabaho, mag hand gloves muna kami kasi sa pagtatrabaho sa offshore, bago kami magtatrabaho, kailangan kami mandatory ng hand gloves. Ito ay impact. Ay, sorry. Ito ay electrical, no? Cut resistant hand glove. Okay, suot ko na guys. Hindi pwede na hindi ka mag hand gloves pag magtrabaho ka. Hand gloves ka talaga. So, ang gagamitin natin guys, tools ito. Dalawang adjustable. Nagamit tayo ng scissors. Okay. Tapos wire stripper. Okay. Cutter. And then clipper. Okay. And then splicing knife. Hindi na tayo gagamit ng junior hacksaw kasi ang nagamitin natin ng kable ngayon is braided, no? Braided wire. So, ito, tsaka yung ito, electrical, no? So, the rest is okay. So, start natin guys. So, ito guys is M20 grand hook gland, no? So, ang size nito guys is M20 type A, no? Type A siya, malaki, no? So ito yung kanina na binidyo ko sa first video is type OS, no? Ito ay M20 pa type A, no? Type A siya, malaki. So ang gagamitin natin kapli guys is malaki. Malaki ito, no? Malaki. Kasya din natin sa butas dito sa loob. Kasya. Okay. Hi guys. Hello. Nag-tutorial ako. So ito guys. Ito ay braided, ah, braided. Hindi kagaya kanina na yung ano kanina, kable, may kable. Ito wala na. Iba ito, yung braided. Papakita ko sa inyo, guys. So, okay na, let's go. So, ito, 'di ba? Bago mag-start ng video, meron akong papers na may write down. So, 'yan ay isang sheet na 'yan, sir, guys. Pag ma-receive mo, pag ikaw ang gagawa ng electrical, pag ibibigay na dun sa field, lahat 'yan naka one sheet na 'yan, no? Tatanggalin mo lang, babaklasin mo lang ganyan, titingnan mo kung kumpleto, no? So, yan ang ano na sa gland. Sinasabi ko sa inyo. Kumpleto na yan lahat. Kahit hindi mo siya ma-memorize na ano, basta importante, alam mo na, uy, kulang ito ha, mayroong ano pa ito, di ba? Pamilyar mo siya, no? So, ito yan. Ito. Napakita ko sa first video na ito, no? Na slide ko na. So, ito siya, back nut, di ba? So, diretso ko na. Kasi nailagay ko na sa ano na sisahin. Okay. So ngayon, ito siya, ito mahaba siya, halimbawa 50 meters, 100 meters, 150 meters, napakalayo na platform, napakalayo na tinatakbuhan sa kabilang platform, ito ay papuntang control or doon sa field siya, mabuntad siya, mabunta sa field, kung mag-terminate ka, so gagamitan natin dito. Lahat end-to-end yan, both side. Gagamitan natin dito. Hindi pwede na ipasok mo yung kable nagay sa atin, i-connect mo lang. Hindi pwede. Kailangan susunod ka sa basta pag ulan gas, no? Mga hazardous area, no? Gagamitan nila nito sa offshore. So, ito ay international hook lang. Okay? So, start. Okay, guys. For example, no? Dito na lang tayo magputol, no? Ito siya. So, dito na lang tayo magputol para ma-insert natin yung landing. Okay, let's start now. So, we just use the splicing knife, no? Kanina, napadaan, sorry, ito ang naano ko sa first video ko. So, ito, braided. Pag braided wire, ito, gamitin natin. Okay, guys, panoorin nyo, guys, ha? Okay, tabasan ko na nito. Ding-de-ding! Okay. Ingat sa kamay, guys. Masigat kaya. Okay, so ngayon, paputulan niya na ito. Tabasin niya ito.
i-ano ko lang kasi kung ibaba, hindi makita sa video. Kaya, i-ano ko lang na. Okay. Sana natin, yan. Tapon natin yung skin. Kibar. So, magkakita natin, guys. Ito, napakahaba na ito, no? Puntang ilang metro. Ito na siya sa ikakabit na natin. Ito siya. Ito ang braided na sinasabi ko, guys, no? Hindi kagagagay natin na mo. Okay. Ito siya, oh. Iba, oh, di ba? Parang mga naka-XX siya na, oh. X, ha? Tinan mo. Ito siya, gagamitan natin ng gunting. Okay. Ito siya. So, ngayon, ibaba natin. Maputulan natin ng gunting. Gagamitan natin ng gunting. No? So, ito ay scissors tack. So, paputulan naman natin dito. Ang sukat nito is 20 mm pa rin. No? 20 mm. So, magpuputol ako dito, guys. Pakita ko sa inyo. Yan. Okay. Paikot. Okay. 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 Sa. Okay. So natanggal na siya, no? Tapon natin dito sa housekeeping na yan. Okay. So ito ang natira, no? Ito, guys. Ito, earth tape. Yung kanina na 9 stone natin, nalagyan ko ng earth sleeve. Lalagyan ng earth sleeve to. Ganun din ang pagkabit, no? Lahat ng mga kabli, meron siyang earth, body earth. Lagay ito sa body, sa lockdown. Ito ng body sa control, no? Okay? Sa body ng control. So ito naman, ito ha, braided, guys, ha, braided. Okay. Okay, braided. Tutulan pa natin, guys. Mahaba pa. So, okay. 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 Lagyan natin ang tape. Lagyan natin ng tape. Ipapasok ko na yung ring. Okay. Lagyan natin ng tape. Okay. Tapos, ito. Excuse me. Tama na. Okay. So, ngayon, bubuksan natin ito, guys. Lahat. Okay, lahat. Tatanggalin natin ito. Ito. Okay. Paigot. Diaphragm. Tanggalin natin. So, ito na ito sa inyo, guys. Ito siya. Ring. Itong ring na itong dito banda. Ito ay manipis, di ba? Manipis siya. Ito ay ginagamitan ng ginagamitan natin kanina sa first video ng armor, no? Armored cable siya. So, ngayon ang gagamitin natin is itong braided, no? Ito na siya, tandaan nyo, guys, braided. Sa lahat na mag-apply ng abroad sa ibang bansa na oil and gas, ito ay braided, no? Braided. So, siya, braided. So, ang gagamitin natin ito, ibabalik tayo rin natin, no? Kung braided, ito ay makapal. Ito, makapal. Kailangan natin, ito ay nasa taas. Makapal. So, ipasok natin dito sa middle nut. Okay? Okay, pasok natin dyan. Yung kabli na binalatan natin, ipapasok na natin dito. Okay, panoorin nyo na lang yung video, guys. I-review nyo na lang, no? Para hindi kayo mahirapan sa pag-apply sa ibang bansa. Mayroon kayong guide. Okay, pasok. Baba yung ring. So, bubuksan natin ito. Okay, nilagyan ko lang yan para hindi masira yung ano pag ano. Okay. So, ngayon, ang spigot na naman, lagay natin diaphragm. Ito na naman, diaphragm, ipapasok natin sa dito, no? Yan. Okay. Yan. Ilayin natin sa baba, no? Okay. Tapos, i-ano natin kunti, ganyan. Para yung spigot na diaphragm, ipapasok natin sa loob. Itong braided,
mapunta siya dito sa labas, no? Dito siya sa labas. Ganon din yung procedure sa armor. Tingnan nyo guys, ha? Ulitin nyo lang yung video ko. Yung kaya i-download nyo, no? Ibaba natin. Ayan. Okay, nasa baba na siya. Yung spy goat na sa ilalim. Yung diaphragm niya, itong puti, stainless, nasa ilalim siya. Ito ang nasa taas, no? Kasi iipitin siya ngayon sa ring. Tingnan nyo guys, ha? Ibaba ko yung ring. Yung ring, ito, dito siya mag iipitin niya yung sa spy coat saka itong ring, ay itong ring dito iipitin nila itong braided. Ganon din yung armor. Okay, so guys, ganyan lang, no? Okay, so start na tayo guys. Ipasok na natin itong deload cell, no? Deload cell, pasok natin dito. Yan, bang. Okay, yan na siya, no? Kita ko sa inyo guys, yan na siya, no? Level na siya, no? Kailangan yung braided, ano, no? So i-lock na natin to guys, ganyan. So higpitan natin ganyan, no? Ganyan lang, higpitan natin para ma-lock siya. Okay, so gamitan natin ang ito, malaki siya. Okay, okay, kita ba guys? Okay. Okay. Okay guys, pitan ko. Ayan. Baliktaran to, higpit nyo. Baliktaran, pwede rin dito. Basta ipitin nyo na lang. Baliktaran, no? Okay. Matansyan nyo yan. Okay. Ganyan lang yan, mahigpit. Basta yung matigas na siya, tsaka na okay na yan. Okay. Ah, pwede na. Okay, so ngayon bago mo ito ikabit doon sa fed, sa junction box, bubuksan mo naman ulit ito, kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, bubuksan kung eksakto ba yung pagka kapit niya sa ilalim. Kasi minsan hindi. Minsan hindi na kasi makita yun, kaya ma-check sa QC, ma-double jab ka naman ulit. Diba? So, iti-check natin. Yeah. Iti-check natin. Iti-check natin ulit. Kung okay ba siya, no? So, guys, ito guys, oh, nakikita nyo guys, yan. Kapit na siya, no? Ganda ng pagka-ipit niya, no? So ganyan siya guys. I-review niyo na lang yung video ko para may idea ko yung pag mag-apply ko sa ibang bansa na oil and gas. Ito ay international na assemble, no? Pag-connect sa kable, no? Mamaliit ka, mamalaki, napakalaki. Ganon din ang position. So ikabit ko na guys para ma-final. Okay. Oh, i-lock natin ulit. I-final natin higpit. So okay na siya, ba? Kasi sa mga QC, tinitingnan nila ito, hihilain nila ito, tinitingnan nila yung guma sa ilalim. Kasi yan ang ano eh, may quality talaga. Hindi pwede na basta may kabit mo lang. Higpit na tayo guys. Okay? Higpit na tayo. Higpit na talagang ano. Ah, okay. Lagi. Okay. So higpit. So, ang last ni mo gawin dyan guys, ito siya yung back nut. Higpitan mo ito ng hand tight. Tight. Pag matigas na siya, okay na. Itawan mo na. Tapos, 180 degrees ang ikot. Ito siya, higpitan mo ito. Huwag masyado kasi masisira din ang guma sa ilalim. Okay. May idea ko yung guys. Ito siya, 180 degrees. Kalahati. 20 degrees. 180 degrees. Okay, tama na. Tingnan niyo sa puwet. Tingnan niyo sa puwet, guys. Yan, oh, yan. Hindi siya sumubra. Hindi siya nasira yung goma. Okay na ito, guys. Pasado. So, ngayon, pag nasa paid na, ito, lagyan ng earth sleeve. Wala na itong earth sleeve na tira. So, ito, earth tag. Ipasok mo dito yung earth tag.
Tandaan nyo guys, AirTag. Lahat mayroon talaga dito. Hindi pwede, hindi mo lagyan ng AirTag. Okay. Sa mga main cable, resin ito. Tapos IP washer. Lagay mo dito IP washer. Okay na. Tapos ikabit mo na dito guys. Yung naituro ko sa inyo kanina. Ikabit mo na dito. Okay. Ikabit mo na dito. Ipitan. So, bago ang lahat. Bago ang lahat. Ito naman ay tatanggalin mo ito, di ba? Ito naman. Matrabaho ito, matrabaho. Pero, maano ka rin. Malibang ka rin. Dandahan lang. Okay? Tapos, yan. Oh. Okay. Okay. Kable. Oh. Tanggal na. Super lang siya, guys. Tapos, lagyan mo na siya ng tape. Ito siya. Kung mayroon ng earth sleeve to sa ilalim, kung mayroon kong yelo, wala na ako, naubusan ako ng yelo. Kaya pwede na. Guys, kapilit. Lagyan mo na siya. Ito, itipan mo lang siya dito. Ganyan guys. Di ba? Yan siya. Yeah. Okay. Uh-oh. Okay, ganyan lang. Tapos... Okay, ganyan na siya, di ba? Tapos ngayon, ipapasok muna dito sa loob. Kita ko sa inyo guys ha. Ipakita, ay dito, ipapasok na dito sa loob yan. Ganyan, di ba? Okay, iikot. O, yan. Iikot na siya, di ba? Okay. Tapos ipitan dito. Okay. Ipitan dito sa ilalim. Yan, o. Ito no? Yan. Okay. Okay, higpit na. Okay, higpit na. So ngayon, itong lock nut, ilalagay na natin sa loob. Dito, di ba? Para ma-lock na siya. Lock nut yung tinatawag nito, lock nut. Lagay natin dyan sa loob. O, tapos, ilock natin. Yan siya. Okay, tapos ito naman siya, lalagyan ang sinasabi ko sa inyo na earth puntang body. No? Kasi sa galing sa pin, ito sa baba, ito naman sa control. Lahat end to end, lalagyan sa control at sa pin, lalagyan din dito both sides para sa body. Okay? So, higpitan natin. Ah. Okay. So, ngayon, yan ah. Tapos, hindi ko lang ikabit yun sa loob, no? So, i-wire stripper natin. Kailangan natin yung wire stripper. So, sa mga electrical dyan, alam nyo to, no? Alam nyo to. Tanggalin ko lang to. Okay. Okay. Tapos, ito siya. Sa Brunei, hindi pwede yung ikabit mo ito, buksan, tapos ikabit. Dito, ikabit ka agad. Hindi pwede, kailangan lalagyan ng lugs na 2.5, no? Gaya nito. Ito siya, size ito is 2.5. So, ang ipapasok natin na cable lugs is 2.5, no? So, panoorin nyo guys, ha? Pasok natin dito, guys. 2.5 ba ito, no? 2.4. Ay, hindi lang. Ha? 4mm. sorry. 4mm, no? 4mm. Malaki. So, dilaw ang gagamitin natin. So 4mm, so ito ipasok natin dyan. Okay. Okay. Tapos gagamitan natin siya ng crimper, no? Sana makita niyo ito, guys. Crimper. Para hindi kumirapan sa ano. No, crimper gagamitan natin ito, no? Crimper. Okay. Yan siya. Ayan, crimper. Hindi na matanggal yan.
Ito naman isa, lalagyan natin ng 4mm na slug. Hello. Marami akong mga spare na. I-spare. So, pag mag-terminate kami doon sa offshore. So, terin ito. Ayan na. So, mga termination. So, mayroon kami nakahanda. Pag may maliit na kable, malaki. Depende ang size. Mayroon kayo pagpipili. Okay? So, tapusin na natin, guys. Okay. Ito, ipasok natin dito. Ayan. Lahat dito guys sa oil and gas lalagyan ng lugs. Hindi pwede yung direkta. Hindi pwede sa atin, yes. Tipan mo lang lagyan dugtong, hindi pwede dito, kailangan ano talaga. Crimp pair. Yeah. Okay? So i-crimp muna lang ulit. Ali. Yeah. Okay. Yan, kita ko sa inyo ha, paano pag-lock siya, no? Naipit siya, i-in, i-lock. Okay. Yan na, hindi na matanggal yan. O, ganyan lang guys. Kadali, no? Ready sa termination yan. Sa mga instrument, mayroong 20 pair, mayroong 10 pair. Marami ito nakahilira sa mga junction box. So, ito lang ginawa ko ng sample. So, sa lahat na mag-apply dyan sa oil and gas, sa atin, ito na, pag-aralan nyo kung paano ang pag-terminate, paano ang pag-sistema sa ano. So, ito ay hukla, no? Guys, malaki ang tulong nyo ito, guys, pag mag-apply kayo sa, ano, sa ibang bansa, no? Lahat international ito, guys, ang pag-gabit, ang pag-terminate, ang pag-lags, no? Alam naman, maraming mga kababayan na alam nila ito, no? Sa mga previous na nag-apply ng oil and gas, no? Sa mga baguhan lang, ito, maka-idea ko, makakuha kayo ng idea nito, guys. Salamat sa pagpanood, guys! Thanks for watching. Okay, bye-bye.